Gagawa po tayo ng nigaori shampoo. Pag yun sa Japanese yun. Pero sa atin to, ampalaya with egg. Ano ba yun? Ito yung ating ingredients. Kailangan natin ng bawang, tomato. Ito optional to. Ako lang may gusto kasi gusto ko may ano, may luya pag nagluluto ako ng ganito kasi nasasarapan ako. Pag gusto niyong maglagay, kung gusto niyong i-try, gusto niyong gayahin, okay lang. Depende kung gusto niyo lang. Tapos onion, egg. Siyempre kanina yung ampalaya natin. Siyempre salt, black pepper. Natin. Start ba tayo? Kawain ko muna. Ito, binabad ko sa ano. Hiniwa ko na siya. Ayan na siya. Mga ganyang hiwa lang. Ayan. Tapos binabad ko siya sa tubig na may salt. Ayan, para hindi masyado siyang mapait. Ganyan lang natin. Start na po tayo magluto. Lagyan natin ng siyempre oil. Unahin natin yung luya. Kagaya ng sabi ko kanina, yung luya, kung ayaw nyo maglagay, huwag kayo maglagay, pero pwede nyo i-try. Saka maganda sa katawan yung ano, luya. Ano pagka yung medyo masakit ang lalamunan. Next natin yung ano, garlic. Sibuyas. Marami akong maglagay ng mga sangkap, yung mga ganito. Masarap yung marami kasi. Masyari siyang malasa. Next natin yung tomato. And then, lagyan natin yung ilagay na natin to, yung binabad natin ang palaya. Ilaw pa, pwede mo haluin ng mga ganito. Pero pag medyo luto na siya, haluin mo ng haluin, naku, papait siya. Kaya habang
Matigas pa siya. Haluin mo na. Tignan natin ang salt. Nalang yan. Paminta. Mga ganyang halo lang, huwag naman masyadong igaganyan pa para hindi nga siya pumayot. Yan. Ibit natin itong mga itlog. Ilalagay natin yan pagkamalapit ng maluto yung ampalaya. Takpan muna natin siya. Siguro mga ano lang yan, mga 2 minutes. Wait natin. Ayan na siya. Ang wala ang lasa. Pero matigas pa siya ng konti. Konti ba? Cover muna natin. Mga 30 seconds lang. Ano siya? Natin kung anong lasa. Oh, okay lang. Pwede na natin ilagay yung eggs. Wait muna natin. Tumigas ng konti yung itlog. Bago natin haluin. Yan, pwede na. Hinaan natin ang apoy. Yan, luto na po siya. Luto na. Mag-ano tayo. Kain tayo. Gutom na ako eh. Napoy siya. Let's eat. Kain po tayo. Aray ko.
Gutom na ako talaga. Ayun yung ano, luya. Mga buo-buo pa. Okay. Itadakimasu. Harap. Wala na ito ngayon kasi pa-winter na. Last na. Last ko na siguro itong ano, luto nito. Kasi di ba ang palaya, hindi naman siya nabubuhay sa maginaw na lugar. Sa mainit dapat. Sarap po. Kain po tayo. Ako lang mag-isang kakain nito kasi yung kasama ko hindi naman kumakain ng mga Philippine food. Yung ate ko, binibigyan ko siya. Pag marami ako naluluto, bigyan ko ate ko, bigyan ko yung pamangkin ko. Kasi kami lang magkakalapit dito. Yung isa ko naman pamangkin, ang layo-layo. Anak ng ate ko. Nasa center ng Tokyo eh. Ang layo. Pag Saturday po, pupunta siya rito. Pag hindi sila busy. Eh pag busy, hindi yung makakarating talaga. Lalo na ngayon, pandemic. Ang isa ko namang pamangkin nasa Chiba. Pinuntahan ko nga kahapon niya. Dinalhan ko nung niluto kung ano. Ano ba yan? Yung paksiw na pata. Sarap kumain kaya tumataba. Lagot. Isa pa. Sabi nila, pag nag-isa ka na wala ka rin ganang kumain. Ba't naman ako gana-gana ko? Ba't to? Agot tayo. Sarap. Inam ako. Sige po, next time po ulit. Busog na ako. Sa susunod po ulit. Bye-bye.